Totoo nga na walang constant sa mundo. Sa katunayan, ultimo ang mundo natin ay nagbabago. Pati na rin sa ating mga tao, maraming nagaganap na hindi inaasahan. Isa na rito ang pagbabago ng ating ugali. Ngunit sa kabilang banda, may mga tao na nagbabago, hindi lamang sa ugali, kundi ang kanilang buong pagkatao. Dito namin nakilala si Jade Azucena, isa sa napakaraming lalaki na may pusong babae. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbago siya hindi lamang para sa sarili, kundi para sa isang babae na kanyang minahal. O kailan ka nagsimula maging bakla? Gan patagal yun? High school ko, doon ako yung sobrang na parang na-inlove na ako sa lalaki. Tapos pagdating ng high school, saka mo lang na-realize na lalaki rin pala yung gusto mo. Oo. Nagbago ka raw. Pwede ba namin malaman kung ano yung dahilan ng pagbabago mo? Pwede naman. Ano na, nagbabago dahil sa pamilya, sa may tatay. So, eh yung sa akin kasi ano lang, sa babae lang. Eh, wala eh. Tumibok eh. So, may possibility ba na bumalik ka pa sa dati? Wala na. Ano yung pinagkaiba nung dati sa ngayon? Sa buhay mo dati, sa buhay mo ngayon? Eh kasi yung dati kasi, parang, di ba nga ano, ito sinabing bakla, pinaperahan. Eh yung ngayon, tawag ito at yung pagmamahal na. Anong pangalan niya? Sige lang, okay lang. Kahit code name na lang. Aldo. Si ano, si ano to, Crescent. Si Crescent. Si Crescent lang ba yung naging isang babae na nagustuhan mo? So, simula nung nagbago ka, ano yung naging reaction ng mga tao sa paligid mo? Wala, ano po. Parang naano sila, nagulat. Bakit daw ako nainlove sa babae? Sabi ko, eh ano naman, pakialam nyo. Ako to eh. So, ibig sabihin, unexpected talaga yung pagbabago mo. Di walang nakakaalam na gusto mong magbago. Meron naman. Yung ano ko, yung ano yung papa ko. Pwede ba namin malaman, paano ka na-inlove dito kay Crescent? Ano to, meron kasing party yung tropa namin. Eh syempre, ano yun eh, dibo. Pero, nung panahon na yun, bakla ka pa nun. Oo. Bakla ka pa nun, and then? Eh yung uwian na, eh naulan. Eh walang, ano to, wala kaming ano, payong. Eh di ano kami, tumakbo kami. Sabay na lang kami, tapos, and then. Dalawa lang kayo nun. Oo. And then, ano to, one time, sumilong kami sa isa. Tapos ano to, para ano, sumilong, para... Sumilong kayo? Oo. Yung ano, ano yung sobrang nagandaan ako sa kanya kasi yung ano, yung sobrang... Ano to, basang-basa na kami. Tapos bila niya kung ano, pinanasan dito. Wow, ang ganda. Nagandahan ka kaagad nun sa kanya? Oo. Ano yung nakita mo kay Crescent? Bakit sinasabi mo tumibok yung puso mo sa kanya? Ano, hindi siya nagbabago. Basta, yung ano yung dating siya, ganun pa rin ang ganun. Tatanong ko lang, alam na ba ni Crescent na gusto mo siya? Oo. Oh. So, inamin mo na sa kanya. Oo. Oh. Nagkakaroon na ba ng ligawan? Meron na. Niligaw na ako. Hanggang. Ano ang naging reaction niya? Wala, nagulat na. Ilan yung naging boyfriend mo? Isa lang. Isa lang? Kailan yun? Ano pa yung third year? Third year high school ka. Oh. Tapos, simula nung nakilala mo si Crescent or simula nung na-inlove ka sa kanya, hindi na naulit yun. Nakakasama mo pa yung boyfriend mo? Hindi. So, wala siyang alam na naliligaw ka na ngayon sa babae? Alam niya. Nasa plano mo ba talaga mapasagot si Crescent? Oo. Oh. Bakit? Ano to, parang siya na yung mag-aalaga sa akin pag tanda. Kaya ginagawa mo to kasi ayaw mo ring tumandang mag-isa. Gusto mo may mag-aalaga. Oh. At napupusuan mo na ito na si Crescent.
Marami nga talagang nababago ang pag-ibig sa buhay ng tao. Hindi man naging maganda ang reaksyon ng iba sa pagbabago ni Jade, mas marami pa ring natuwa sa desisyon niyang ito. Opo! Hi, Criselle. Ano, pwede ka ba namin, ano, may mga itatanong lang kaming, ilang katanungan lang. Okay lang ba? Sige talaga. Tara. Friend na ba talaga kayo ni Jade? Kahit noon pa? Hmm, oo naman. Since nung mga bata pa kami, pag umuwi ako galing practice, kakalaro kami. Na kwento niya sa amin yung kung paano siya na in love sa iyo. Yun nga ano, magaling kami nun sa Dibu Party ng sa Kaibe. Tapos yun, parang sabay kami umuwi. Siyempre, isa lang naman kami ng street. So yun, nabangang dalaman kami. Hanggang sa, siyempre, nakasang una, nabasa siya. Tapos yun, sabi ko, uy, basa-basa ka na! Parang ganun. Tapos yun, pinanasan ko siya, pero hindi ko naman in-expect na ganun pala yung... Naging reaction niya. Oo, naging reaction niya doon. So, nakwento niya rin sa amin na umamin siya sa'yo. Paano siya umamin sa'yo? Ayun. So, isang gabi yun eh. Tapos, lagi kami kasi nagkaka-text noon. Tapos yun, nalabas niya ako. Tapos, ayun, sinabi niya na... May gusto siya sa akin. Ganun. Anong naging reaction mo sa ginawa niyang yun? Sa ginawa niyang pag-amin? Siyempre, di ba magugulat ka, makikita mo yung personality niya, tapos biglang naamin siya na ganun. Parang, wete, seryoso ka? Parang ganun. Siyempre, pwede nga. Parang ganun. Hindi ko talaga maniniwala agad-agad. Parang ganun. Paano naka-apekto yung mga pagbabagong ito sa pagkakaibigan ninyo ni Jane? Yun, siyempre, yun nga, doon sa ginawa niya, di ba? Siyempre, hindi mawawala yung ilangan. Pero, siyempre, yung friendship kasi, doon pa rin, hindi yun basta-basta mawawala. Yun, nag-uusap pa rin kami pag nagkikita kami sa tindahan. Siyempre, hi, hello. Kung ikaw yung tatanungin namin, ano ang nasabi ng mga taong nakapaligid sa'yo? Sa nalaman nila na nililigawan ka na dating sinasabi nilang bakit? Siyempre, nagulat din sila. Parang, sure ka ba dyan? Baka trip-trip lang yan. Hindi rin nila masasabing totoo. Ano yung mga characteristics niya na ano na maaari mong magustuhan or nagugustuhan mo hanggang sa ngayon? Siguro yung pagiging responsable. Kasi yun nga, kung nakita niya ako siya, yung student ko. Parang yun, isa yun sa mga qualities na nakikita ko. Kung sa kanin. Anong nararamdaman mo para sa kanin? Sa ngayon? Nararamdaman. Sigurado eh, may nararamdaman ko ang baga sa buhay. Kaibigan! Sasarilinin na lang sana namin ang impormasyong nakuha namin mula kay Criselle. Pero hindi namin mapigilan na ipaalam kay Jade ang mga salitang binitiwan ng kanyang babaeng nagugustuhan. Ayun na siya, tara sundan natin! Jed! Sandali lang, may tanong lang kami. Kasi, nakausap namin si Criselle. Nakapagpaalam naman kami sa'yo na kausapin namin siya dito. Sinabi niya sa amin na patunayan mo daw muna na tunay na lalaki ka na. Tangan na. Kaya mo bang patunayan? Oo naman. Paanong paraan? Tara natin. Di nga. Tara. Dahil sa mga nalaman ni Jade, naglabas loob na siyang harapin ang kanyang nililigaw. Sa amin ka. Kala ko na amin muna sa kanya lahat. Habang papunta kami sa bahay nila Criselle, hindi maikukubli kay Jade ang kaba na kanyang nararamdaman.
Kakatok tayo. Excited ka ba makausap? Oo. Surprisein natin siya. May gusto kasing kumausap sa'yo. Trisha. Trisha. Sige, harapin mo siya. Sige. Di na namin papakailaman kung ano yung pag-uusapan ninyo. Yun. Confidential na lang. So yun, gusto lang namin makapag-usap talaga kayo. Kayo nang bahala. Upang makapag-usap na mas maayos ang dalawa, pinili na lang naming huwag sumali sa kanilang usapan. Ilang minuto rin kaming naghintay bago matapos ang kanilang pag-uusap. Ninais naming malaman ang kanilang pinag-usapan at sumang-ayon naman sila sa aming panayam. Nagdikit naman kayo, parang masyado kayong malapit sa isa't isa. Pero kung ayaw niyo, okay lang. Pero syempre, mas maganda kung malapit kayo sa isa't isa, di ba? Ano talaga ang kahihinatnan nito? Yun lang talaga kaya kong bigay eh. Friendship lang talaga. Kaya, jet. Para sa'yo. Kasi yun lang talaga yung nararamdaman. Ayoko naman takoy niya sa sarili ko na sabihin kong meron. Sinungaling na ako sa kanya. Paano yun? Ilang beses mo lang sinabi sa kanya na friendship, hanggang friendship lang. Ito ba ang una na dinamin mo sa kanya? Siguro, sabihin natin mga nasa tatlong beses na rin. Pero hindi pa rin siya sumusuko, no? Pero sa pagkakataong ito, budget, sumusuko ka na. Ikaw ba, kung ikaw tatanungin ko, Chriselle, sa pagkakataong ito ba, gusto mo ba sumuko na mismo si Jet? Siguro para sa akin. Oo, kasi ano eh, parang hindi ako deserve dun sa pagbabago niya. Diba? Yung pagbabago niya ngayon, for good. Nakakatawa kasi ako yung naging instrument, pero alam ko na may right girl na deserve para sa pagbabago niya. And alam ko na hindi ako. Kung gusto mong iwanang mensahe kay Jen? Jen, alam mo naman yung pinagsamahan natin, di ba? Siyempre, nating yung point na itawan, pero hoping naman na magbago, dutog pa rin yung pagkakaibigan natin. Naniniwala naman ako na yung right girl na yun, narating at narating yun. Pero sa tamang panahon, sabi niya. Basta magtiwala ka lang. Ikaw naman, Jet. Ano yung nais mong iwan na mensahe para kay Chriselle? Ano lang, okay lang naman sa akin kay Damian kami. Basta, ano ka basta huwag niya kami iwan. Bilang kaibigan pa rin. So tanggap mo na hanggang magkaibigan lang kayo? Oo. Okay. Pero itutuloy mo pa rin ang panunuyo? Kaya pa? Kakayanin. First question po, bibira po ba yung credo case po ni Jen sa Panpanguan? Well, that is very rare. And honestly, that's my first time to encounter such a situation or experience whereas the person has become homosexual and then eventually naging straight ulit or heterosexual. Yes, that's very rare. Yung pagiging homosexual po ba? Nature po ba siya or nurture? Well, actually, combination of nature and nurture. Whereas, genetically speaking, meron ang lumabas na study before. Whereas, kapag daw pregnant ang nanay at lalaki ang pinagbubuntis niya, nagpo-produce daw ang mother ng certain hormones para maprotektahan yung male na ano na bata, no? And those hormones can affect daw yung sexuality ng bata in the future. So genetically speaking, biologically speaking, oo, nature siya.
and nurture in a way that, of course, as we all know, environment plays a role in the development of an individual. Yung kumbaga kung na-trigger ng environment, yung sexuality ng isang tao, at the same time, that person feels accepted in that particular sexuality, then malaking tulong din talaga, malaking influence ang nurture or environment. Ang doubt ko kasi dito, ang reservation ko in his experience is, what if until now, he is still homosexual and he is in denial? So yun ang nakikita ko. Or still undergoing sexual identity or identity crisis, whereas he is not accepting yung totoong siya, which is homosexual, and he portrays a role na straight siya, no? Gano'n po makomplikado yung case ng mga homosexual, pero gusto ko nilang humaga. Depende sa orientation na ibibigay ng parent, ng homosexual na parent sa bata. Kung okay naman yung conditioning na ginagawa sa bata, talagang magiging straight na lalaki, magiging straight na babae, then that's possible. Totoo nga na walang constant sa mundo. Ultimo ang mundo natin ay nagbabago, pati na rin sa ating mga tao. Ang pagmamahal ang ating sinisisi, hindi lang kung bakit tayo nagbabago, ngunit isa rin itong dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Si Jade Azucena, isa sa nabago ng pag-ibig. Pag-ibig na regalo sa atin ng Diyos. Pag-ibig na nagbigay ng saya sa atin. Pero pag-ibig na nagbibigay sakit din sa ating damdamin. Si Jade Azucena, nagpakalalaki nang dahil sa babae. Nagbago dahil nagmahal. Nagmahal ngunit nasaktan. May pagmamahal na hindi inaasahan. May pagmamahal na napatunayan. May pagmamahal man na hindi maganda ang kinahinatnan. Ngunit mananatili pa rin ang pagkakaibigan.